Maaga akong naulila sa aking mga magulang. At the age of 16, natuto akong harapin ang buhay ng mag-isa. Unang namatay ang nanay ko dahil sa sakit na cancer. 2 buwan lang ang lumipas ay sumunod naman ang tatay ko. Siguro dahil sa kalungkutan nang mawala si mama. Nagising na lang ako isang araw na iniwan na din ako ni papa. Hindi na kayanan ni papa ang matinding kalungkutan kaya't inatake siya sa puso. Mahirap lang kami. Walang iniwan sa akin ang mga magulang ko. Ganun pa man, masaya ang buhay namin noong nabubuhay pa silang dalawa. Salat man kami sa kayamanan, puno naman kami sa pagmamahal. Wala kaming malapit na kamag-anak na gustong kumugkop sa akin. Pagkatapos mailibin si papa, lahat ng komunikasyon ko sa mga kamag-anak namin ay naputol na din. Ramdam kong sadyang pinutol nila ang ugnayan nila sa akin dahil walang gustong magkaroon ng obligasyon sa akin. Naintindihan ko din naman kasi kahit nung buhay pa mga magulang ko, kami-kami lang din naman ang nagdadamayan. Sa buhay, kailangan natin maging malakas. Walang puwang sa mundo ang mahihina. Kung hahayaan mong maging mahina, kakainin ka ng mundong iyong ginagalawan. Natuto akong maghanap buhay para sa sarili ko. Nagtitinda ako ng kahit ano sa palengke. Araw-araw, pagkatapos ng klase ko sa hapon para may ipambili ako ng pagkain at para sa iba ko pang gastusin. Sta! Sta! Bil na kayo mga suki! Oh, Priscilla, press ko ba talaga yung sta na paninda mo? Pabili nga ng 1 kilo? Oo naman, aling dinay. Press ko to. Kasing press ko po. Ikaw na bata ka, maloko ka talaga. Ganyan dapat, aling tinay. Kailangan talaga lagi masaya. Paano kung maibibenta itong mga isda ko kung nakabusangot ang mukha ko, di ba? Sabay kindad ko pa kay aling tinay, nasuki ko sa mga paninda kong isda. O siya, dagdagan mo na. Gawin mo ng 3 kilo. Ayun, swerte ko talaga sa'yo, aling tinay. Mabilis kong tinimbang ang 3 kilo ng isda para maibigay na kay aling tinay. Ganyan talaga pag nagtitinda. Kailangan matsika ka sa mga suki mo para balik-balikan ka. O ate, ate maganda na singganda ng mga isda ko. Umili na kayo sa akin. Pang-aalo ko ulit. Swerte mo ngayon, Priscilla. Madami ka nang maibenta. Samantalang ako kunti pa lang. Papagalitan naman ako nito nanay, mamaya. Nakabusangot ang mukha ng kaibigan at kapitbahay kong si Daniela. Siya ang best friend ko at lagi kong kasamang nagtitinda at nagsasideline ng kung ano-ano dito sa palengke. 2 taon na nakalipas nang iniwanan ako ng mga magulang ko at si Danny ang lagi nandyan para sa akin. Kaya ayoko magtindang katabi mo eh. Hindi ako nakakabenta. Dinadaan mo sa ganda at bola eh. Ay naku, diskarte kasi yan. Hayaan mo't pag naubos itong akin, tutulungan kita dyan. Ganito kami lagi ni Danny. Simula na mag-isa na lang ako. Siya ang lagi nagpapalakas ng loob ko. Psst! Priscilla! Priscilla! Uy, Priscilla, bingi! Ano to sa akin? Hindi ko agad siya narinig kasi sinusuklian ko pa yung bumili sa akin. O bakit? Kaya hindi ka nakakabenta eh. Sumigaw ka kasi, o di kayo mag-isip ka ng gimmick dyan. Nagtataka ako at nakaturo yung uso niya, sabay taas baba, sa akin yung mga kilay. Ha? Anong inunguso-nguso mo dyan? Di kita gets. Maayos ka. Tingnan mo yung bumibili kay Aling Minerva. Agad ko namang binalingan ang pwesto ni Aling Minerva na nagtitinda ng mga karneng baka, baboy, manok at iba pa. Minsan, umaangkat din ako sa akin niya. Bakit? Sino ba yan? Hindi ko kilala ang tinuturo niya. Dayo siguro ito dito sa isla ngayon dahil ngayon ko lang siya nakita. Hindi ko din kilala eh, pero tingnan mo. Ang pogi, di ba? Uy, Danny, mayos ka nga. Sumbong ko't sa nanay mo eh. Kibata-bata pa natin. Magtinda ka na nga dyan. Shucks, Priscilla. Pupunta siya dito. Kausapin mo, sige na. Kausapin mo. Ialok mo yung mga isda mo. Ikaw kayong mag-alok. Ikaw yung kunti pang naibebenta, girl. Pakikipag-argumento ko pa dito. Pero hindi na ito sumagot at biglang natulala. Nakanganga pa ang bruha. Pagtingin ko sa harap ko, nasa tapat ko na pala yung lalaking sinasabi niya. Ngumiti ito sa akin. Shit, ang puti ng ngipin niya. Model kaya ito ng toothpaste? Ang gwapo naman niya. Artista ba siya? Baka nga artista, hindi ko lang kilala. Wala naman kasi akong TV sa bahay. Nasira nung malakas ang ulan. Sabi na tamaan daw ng kidlat. How much per kilo?
Hala, ang ganda ng boses niya. Para akong nabato at hindi agad nakasagot. May mga tao palang ganito. Yung tipong nagpaulan ng grasya ang Panginoon. Sinalo naman lahat. Close your mouth. Baka mapasukan na langaw. Sabi nito sa akin kaya para akong binuhusan ng yelo. Shit, nakakahiya. Please, lupa. Namunin mo na ako ngayon din. Agad ko namang itinikom ang bibig ko at umayos ng tayo. 180 po. Ilang kilo po ang bibili niyo? Formal kong sabi sa kanya. How many kilos all that? Social to? Inglesero? Anak mayaman siguro. Kasi sabi nila, pag anak mayaman, matatas mag-Ingles. 5 kilo po lahat. Naiya akong tumingin sa kanya. Okay, I'll take all. Shit, namalagkit. Pag sinuswerte ka nga naman. Sana araw-araw may poging uubos ng paninda ko. Thank you, Lord. Swerte ko talaga. Okay po. Saglit, ibabalot ko muna. Agad ko isinalid ang lahat ng isda at ibinigay sa kanya. Medyo nahirapan siya sa pambitbit kasi may iba pa siyang dala. Nakakahiyaman pero nag-offer na ako sa kanyang tulungan siya. Tulungan ko na po kayo. Saan po ba sa kanyo at dadalhin ko na itong isda? Alam kong nahihiya siya pero hindi niya na madala yung binili niya sa akin kaya napilitan din siyang isama ako kung saan nakaparada ang sasakyan niya. Thank you, miss. Please, put it here. Sabay turo niya sa cooler na may laman ding ibang isda at karne. May outing siguro sila kaya ang dami niyang dalang pagkain sa likod ng sasakyan niya. Tila nabasa naman niya ang iniisip ko. We're having an outing in Isla Aurora. Baling nito sa akin. Kaya pala. Mayaman nga siguro ito kasi ang binanggit niya ay isang sikat na beach resort dito sa isla. Mahal ang bayad kaya mga mayayaman lang ang nakakapasok. By the way, I'm Akiro. And you are? Sabay taas isang kamay nito para makipagkamay. Oh my gosh, nakakahiya ang isda ang kamay ko. Ay, huwag na po kuya, malansa yung kamay ko eh. Nahihiya akong sabi sa kanya. Totoo naman talagang malansa ang kamay ko. Malamang, naglalako ako ng isda eh. Hindi ko na din sinabi ang pangalan ko sa kanya. Nakakahiya na at saka hindi na din naman kami magkikita nito. Sige po kuya, salamat sa pagpakyaw sa paninda ko. Balik na po ako sa pwesto ko. Ingat po kayo. Priscilla! Dinig kong tawag sa akin ng president ng College of Engineering pero hindi ako lumingon. Alam kong kukulitin na naman ako nito na maging representative sa darating na Miss Intramurals. Binilisan kong aking paglakad at agad akong kumubli sa mga mayayabong na halaman sa likuran bahagi ng isa sa mga classroom dito sa block namin. Ewan ko ba dito sa president namin? Sa dinami-dami ba naman ang mga engineering students na magaganda? Ako pa talaga ang pinagkakaintera sa niya. Ang dami ko pang plates na kailangan tapusin. Wala akong panahon para sa pa-contest-contest na yan. This is my last year in college. Ang dami requirements na dapat tapusin. Dagdagan pa ng pangulit nila Katiana sa akin. Alam naman nilang hindi ako mahilig sa mga beauty pageant na iyan. Ayokong ipahiya ang department namin lalo na ang sarili ko. May question and answer portion pa naman. Ano sasagot ko? Baka pagdating sa Q&A, magiging kulalat ako'y nakakahiya. It's not that sobrang bobo ko na hindi talaga makakasagot. Wala lang talaga akong confidence na sumali sa mga ganyan. Baka matapilok pa ako o di kaya mapunit yung gown ko. Ay naku. Kahit anong alibay na ang ginawa ko dito ay hindi pa rin ito tumitigil sa pangungumbinsa sa akin. Last year ko na kasi ito at simula first year pa ito ay nangungumbinsa na sa akin pero hindi ako pumayag. Isa pa, sakaling sasali ako sa ganyan, kailangan ko na namang rumakit. Dagdag gastos pa iyan kahit sabihin nilang sila ang bahala sa lahat-lahat. Medyo nabawasan pa naman ngayon ang oras ng pagtitinda ko sa palengke ng isda dahil ang dami ng requirements para makapagtapos ako. Nakahinga ako nang maluwag nang hindi ko na narinig ang boses ni Katiana. Siguro hindi niya na ako nasundan. Mabuti naman. Inayos ko muna ang pagkakasukbit ng aking backpack para makapunta na ako sa library. Doon na lang muna ako tatambay para sa next subject ko. Kainis. Gusto ko pa naman sanang tumambay sa cafeteria ngayon. Nasaan na ba kasi si Daniela? Isa rin tong babaeng to. Bigla na lang nawawala pagkatapos ng klase namin. Inilibot ko ang tingin sa paligid. Hinahanap ko ang anino ni Daniela pero wala. Kaya napagdesisyonan kong pumunta na lang sa library ng mag-isa. Bahala si Danny maghanap sa akin. Kasalanan niya rin naman at
Bigla siyang umalis. Bulaga! Shit, muti ko mabuwal sa pagkabigla ng biglang sumulpot si Daniela. Tuwang-tawa pa ito nang makita ang reaction ko. Busit ka talaga, Dani. Alam mo yun? Napahawak ako sa akin dibdib sa sobrang pagkagulat ko sa kanya. Feeling ko'y lumabas yung kaluluwa ko sa aking katawan sa sobrang kaba. Habang ito naman ay namumula na sa kakatawa. Nakahawak pa ito sa tiyan niya at maluha-luha pa. Kung nakita mo lang ang pagmumukha mo, mukha ka na judge-ups na hindi ko ma-describe. Turo pa nito sa akin. Oh, tungtuwa tayo ah. Kung ako makaganda sa'yo, siguraduhin mo lang na hindi ka magagalit ha. Pikon ka pa naman. Tumigil ito sa kakatawa at tumawak sa braso ko. Ito naman BFF ko. Hindi na mabiro. Biro? Hoy Dani, wag mo ko mabiro-biro ng ganun. At baka may hawak kong panghampas ay nahampas kita. Kasalanan ko pa. Pinamawangan ko siya pero dadma lang ito. Bakit ka ba kasi nagtatago doon? Sino bang pinagtataguan mo? Yung manliligaw mo ba? Manliligaw? Tumahimik ka nga, Daniela. Sumbong ka sa nanay mo eh. Puro manliligaw yung nasa utak mo. Napanguso ito na parang bata. Alam mo ikaw? Yan ang nakukuha mukha ka cellphone mo. Ito naman, dahil pa si nanay kumakasar mo sa akin. Sino ba kasi ang pinagtataguan mo dyan? Maktol nito. Sino pa? E di sikat Kiana. Ha? Sikat Kiana? Bakit? Naguguluhang ang tanong nito. Ano pa nga ba? Nangungulit na naman sa akin tungkol doon sa Miss Intrams na yan. Ilang beses ko na ba sinabing ayoko pero ang tigas tinambong mo eh. Kuminto ako at tumingin kay Dani. Sinipad ko ito mula ulo hanggang paa. Maganda at matangkad din naman ito. Siya na lang kaya ang gawin namin pambato. Chuck, may chance sa pasiyang manalo. Tumaas baba ang kilay ko sa kanya kaya napakunot noo siya. Nanny girl, alam ko na. Alam ko na ang dapat gawin. I giggled. Ano, papayag ka na? Excited na itong tanong sa akin. Umiling-iling ako at itinaas ko pang aking hintuturo. Nope, nope, nope. I said, while pouting. Eh, ano naman? Alam mo, Priscilla, para ka rin sira, no? Nakangusong sabi nito. Alam ko pa ganito ang expression ng mukha niya. Malapit na itong mapikon. Kilala ko na kung sino pwede maging representative natin para sa Miss Intrams. Oh, talaga? Sino? Excited ha? Tingnan natin kung magiging excited ka pa pag sinabi kong ikaw. Basta, ako nang bahala doon. Sino nga? Munta nga naman to eh. Ang arte-arte, hindi na lang sabihin para matapos. Naku BFF, siguraduhin mo lang na mas maganda yan sa'yo. Kung hindi, sayang lang pag-nominate ko sa'yo. Parang nabali ang leeg ko sa biglang paglingon ko sa kanya. Langiya. Ay! Napatakip ito sa kanyang bibig. Nag-peace sign ito sa akin. Oh, eh dinadulas ka rin. Duda na ako dati pa eh, pero hindi ko lang pinagtuunan ng pansin. Kaya pala pati ito'y kinukumbinsi ako. Siya pala talaga ang may pakana. Sarap sungalangalin ang bibig ng babaeng ito. Kung hindi ko lang talaga to best friend, baka nasakal ko na ito. Matalim ko siyang tiningnan. Pinaliit ko pa ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Wala ko sinabi BFF, promise. Promise, wala talaga. Itinaas pa nito ang kaliwang kamay na napaghahalataan tuloy na hindi sincere. Ah, kaya pala todo support ka kay Katiana dahil ikaw ang may pakana. Inakbayan ko siya dahil matangkad ako ng konti sa kanya ay pinulupot ko ang braso sa leeg niya na para itong sinasakal. BFF, please. Priscilla'ng maganda. My best friend. My love. Last year na naman natin ito kaya sige na, pumayag ka na. I acted choking her using my arms. Pero ang loka, kahit hindi naman masakip ang pagkakasakal ko'y umaaktin din itong nauubo. Napaka-drama talaga ng babaeng ito. Imbes na magalit ako sa kanya'y napatawa tuloy ako. Binitawan ko siya at binilisan ko ang paglakad. Nagkunwari akong galit sa kanya. Humahabol ito ngayon sa akin. Ewan ko sa'yo. Magsama kayo ni Katiana. Maldita ko sabi pero muli itong nakahabol sa akin at pinulupot ang mga kamay niya sa braso ko. BFF, huwag ka na magalit sa akin. Alam mo ba, sabi ni Kat, kung sino ang papayag maging representative, hindi na mag-exam ng finals kay Madam Aguilar. Diba, mahirap yung subject natin sa kanya. Dalawang subjects din yun, BFF. Chuck, mababawasan ang alalahanin mo. Hindi ako nagsalita. Hatsyo ka, BFF. Kapag pumayag ka, wala ka namang gagastusin.
Sabi ni Kath, siya na ang bahala sa lahat at baka malay mo, may mga talent scout na darating. Makita ka, mapupusuan at gagawing artista. Ayaw mo nun? Hindi na tayo magtitinda ng isda. Hindi na tayo maglilinis na ibang bahay. Hindi na tayo magkukuskus ng kubeta. Tiningnan ko siya at inaasa na isang kilay. Ang galing talaga mangumbinsi na babaeng ito. Eh, kung siya na lang kayo ang sumali, ganun naman pala eh. Pag-isipan mo, BFF, nasa iyo nakasalalay ang kinabukasan natin. Baka ito na ang sagot sa kahirapan. Ewan ko sa'yo. Inarapan ko siya. Imbes na sa library ang bala kong puntahan kanina, dito kami natuloy na Daniela sa cafeteria. Okay na rin dahil nagugutom na ako. Kuupo ko pa lang at hindi pa man ako nakakasubo ng pagkain ko nang marinig ko ang matinis na boses ni Katjana. Napamura ako sa aking isipan. Wrong move yata na dito kami pumunta. Ano pang magagawa ko? Eh naglalakad na itong palapit sa akin. Priscilla, kanina pa talaga kita hinahanap. Tinatawag nga kita kanina pero hindi ka naman lumingon. Maarte ang sabi nito sa akin. Gusto ko siyang irapan pero hindi ko ginawa kasi kasama niya ang mga tropa niya. Pero in fairness naman, kay Katjana, maarte lang itong magsalita pero mabait naman ito sa akin. Hindi rin ito matapobre gaya ng ibang mga estudyante na kumakaasta. Akala mo'y nagmamay-ari ng paaralang ito. Kain tayo, Kath? Ayaw ko sa kanya. Ngumiti ito sa akin at umupo sa harap namin ni Danny. I'm done eating. Kumain ka lang. I'll just wait for you. My goodness, hindi talaga ito susuko. Gusto ko na lang bit-bitin itong pagkain ko at kumain doon sa likuran. Hinayaan ko siyang umupo sa harap namin habang yung mga katropa niya ay doon naman sa kabilang table. Nagsimula na akong kumain dahil kanina pa ako nagugutom. Wala din naman palang salbi ang pagtatago ko kanina at nahanap ako nito ngayon. Napansin ko nakatitig ito sa akin kaya napatikim ako. What is it, Kath? Tanong ko. Nothing. I just find you really beautiful, Priscilla. She said. I can feel the sincerity in her voice. In case, Priscilla, just in case, are you willing to be a model? Naguguluhan akong tumingin sa kanya. Ano naman ang naisipan nito at tinanong ako ng ganito? Kanina pagsali lang sa pageant ang pakay nito. Bakit parang nadagdagan yata ngayon? I shook my head in exaggeration para ma-feel niyang hindi ko forte kung ano man ang nasa isipan niya. Muntik pa nga akong mabulunan sa tanong niya sa akin. Modeling ba kamo? Ano naman ang imo-model ko? Kung mga isda sa palengke, sanay akong i-model. Okay lang, pero yung totoong modeling, hindi ko kaya yun. Ano ka ba, Katjana? Nakakaya ang pinagsasabi mo. Baka may makarinig sa atin, sabihin pa ang feeling ko. I joked to her para isipin niyang hindi ako interesado sa sinabi niya. As if naman may kukuha sa akin. Why not? You're tall, sexy and beautiful. Talaga naman pwede ka maging model. Seryosong sabi nito. Pinaglalaruan ba ako nito? But I can't see that she's just joking. The way she talks is like she's really sure about her words. Do you know that we own a modeling agency? Sabi nito sa akin. Tumingin lang ako sa kanya dahil ano naman ang gagawin ko doon. Why is she saying this to me? I can tell my mom about you. No need for audition. Diretsong training ka na. Do you want Priscilla? I shook my head exaggeratedly. No, Kath. Thanks. Tanggi ko sa kanya. Ayoko rin namang ipahiya itong si Kath sa mommy niya. Tsaka huy, Diyos ko, hindi ko na-imagine ang sarili ko doon. Why? Malaki ang kita sa modeling world, Priscilla. It can help you. Don't get me wrong, okay? I just want to help you in case you want. Hinawakan pa nito ang kamay kong nasa ibabaw ng mesa. I can see that she's genuine with her offer. Pero sa ngayon wala talaga akong lakas ng loob para pumasok sa ganyan. Though pangarap ko yan noong nabubuhay pa ang mga magulang ko. Pero ngayon wala na sila. Nawala na rin ang interest ko dito. Anyway, just tell me if you change your mind, Priscilla. I'm willing to help you, okay? Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ng mga kaklase ko na ako na lang mag-isa sa buhay. At ako mismo ang nagpapaaral sa sarili ko. Minsan nga'y pinapautang pa nila ako para sabay ako makapag-exam sa kanila. Tumango ako sa kanya at ngumiti. Sana lahat ng estudyante dito ay kasimbait ni Katjana. Maganda na yung matalino pa. By the way, I'm here to ask you again about being a representative for Miss Intrams, Priscilla. Wala talaga kasi ako mahanap na masihigit pa sa'yo. At saka, last year na natin ito. At least, give some legacy here. Hala,
May pa-legacy pa si President. Please, for the last time. Napabuntong hininga ako. Chuck, na hindi talaga ako tatantanan ng mga ito kung hindi ako papayag. Ano pa bang magagawa ko? Ay, okay. Simpleng sagot ko. Oh my gosh, really? Napatayo pa ito at yumakap sa akin. Kumapahig ka na, Priscilla? Sure? Pananagurado nito kaya tumango ako. Oo na, ang kulit niyo eh. Thank you, Priscilla. Don't worry, promise. I will take care of you. Akong bahala sa lahat-lahat ng gagamitin mo. Wala kang gagustusin ni Piso. Tumingin ako sa BFF kong nasa akin tabi. Kita ko ang kasiyahan sa mukha ni Daniela. Pangarap niya kasi ito para sa akin. Noon pa man, mukhang bibig niya na ito. Mukhang mapapasubo yata ako dito ah. Sigurin mo lang ngayon magsasanay na ako na maglakad ng naka-heels. Paano ba yan? Bibili naman ako kasi wala akong ganun. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Pwede mag-back out? Binabawi ko na lang pala. Mukhang nabasa ni Kath ang iniisip ko. Don't worry about everything, Priscilla. I will be the one to handle all your needs personally. Samahan mo ko bukas. Bibili tayo ng mga gagamitin mo. Okay. Tipid kong sagot. Sabay ang mahinang buntong hininga. Mukhang ito na nga. Wala na akong takas. Nagpaalam na itong umalis kasi may pupuntahan pa raw sila ng tropa niya. I can feel that she is happy dahil siguri nabawasan ang problema niya sa paghahanap ng representative namin. Pero kapalit noon, ako naman ngayon ang namuong problema. Anong gagawin ko sa Q&A? Hindi naman maaaring nga ako doon. Chucks ang katutak na tukso galing sa mga kablak kong lalaki pag hindi ako nakasagot. Mahilig pa naman mambuisit ang mga iyon. Sino ba mag-aakala na ang isang Priscilla Montes ang magiging representative ng engineering department? Isang babaeng wala namang say sa universidad na ito. Simpleng estudyante lamang at hindi rin galing sa mayamang pamilya. Para tuloy gusto kong isuka ang kinain ko kanina. Na-stress na tuloy ako. Ano ba itong pinasok ko? Nakakahiya naman kung babawiin ko kay Katjana. Kaya na nga. Bahala na si Batman kung ano mangyari sa akin. I will just do my best para kahit papaano'y alam kong sinubukan ko rin na gawin ang parte ko. Baby girl, how are you? Martin bati ng bakla sabay beso kay Katjana pagpasok namin dito sa sinasabi niyang agency nila. Inilibot ko ang aking tingin sa paligid. Talagang mapapawaw ka sa ganda ng interior design nila. The details are superb. Alam mong hindi putyo-putyo yung nagplano nito. Napansin kong ang dami magagandang babae at lalaki ang labas-masok sa gusali dito. Ito siguro yung sinasabi ni Katjana ng mga models na minamanage ng kanilang agency. Bigatin pala talaga ito sa Katjana, pero hindi man lang halata sa kilos nito. I mean, maganda siyang manamit. Bagay sa kanya dahil maganda rin naman siya pero hindi mo talaga siya makitaan ng hangin sa katawan. Mama O, oh, bumeso rin ito sa bakla. Ganito talaga pag mga sosyal no? Beso-beso talaga eh. Kaming dalawa ni Danny, appear lang okay na. I'd like you to meet Priscilla. Siya yung sinasabi ko sa yung representative namin for the Miss Intramurals. Nakangiting pakilala ni Katjana sa akin. Umayos ako ng tayo kasi sinuyod ako ng tingin ng bakla mula ulo hanggang pa. Pagkatapos sumakbang itong palapit sa akin at hinawakan ng magkabilang kamay ko. Muntik ko pa siyang maitulak sa pagkabigla ko. Oh my gosh, baby girl. Bakit ngayon mo lang dinala dito itong kaibigan mo? She's so pretty. Bagay sa kanya maging model ng mga creations ko. Nakatikwas ang kamay nito habang nagsasalita. Ang ganda mo bata, bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Dagdag papuri niya sa akin. Pretty right? Sabi ko sa'yo, bagay siya maging model, mams. Kaso ayaw niya eh. Nakapaut pang sabi ni Kath sa tinawag niyang Mama O. Nahiya naman ako sa papuri nila. Hindi naman kasi ako sanay na pinupuri ng harap-harapan talaga. Bahagya akong umiti sa kanya dahil nakita kong titig na titig ito sa akin. Sobra namang makatitig itong si Mama O. Kala mo'y gandang-ganda sa akin. Baka tsunacharot lang ako nito eh. Mamsh! Pinitik ni Katjana ang kamay sa harap ni Mama O dahil mukha itong namaligno sa uri ng tingin niya sa akin. Para tuloy gusto kong maniwala na nagagandahan talaga siya sa akin. Yes, darling. Ako na bahala sa kaibigan mo. At saka hinila ko nito sa isang silid kung saan doon nakahilera ang iba't ibang klase ng mga damit. Make sure, Mama O, na magaganda yung pasusot mo kay Priscilla. Ha?
Last year na namin ngayon. Gusto ko na manalo kami sa huling taon namin. Pahabol ni Katiana. Sure, darling. Ako bahala sa lahat. Pati sapatos, makeup artist at lahat-lahat na. Papayag ba naman ako matalo ang alaga ko? Very good, Mama O. You know me. I won't accept defeat. Umabot kami ng kalahating araw doon sa studio nila Katiana. Kung ano-anong damit, sapatos at iba pa mga props na aking gagamitin ang pinasukat sa akin. Kung alam ko lang na ganito pala karami ang gagawin, hindi talaga ako papayag. Akala ko yung madali lang ang lahat pero ang hirap pala. Ilang araw din kami pabalik-balik ni Kath sa studio nila para mag-ensayo. Pero pasalamat na lang din ako dahil marami akong natutunan. Kahit paano, may bago akong dagdag kaalaman at experience. Kahit na ang pagsagot sa Q&A ay tinuro din ni Mama O sa akin. He is very nice and professional. Halatang alam talaga nito ang trabaho niya. At saka sobrang tiyaga niya sa akin. Mabuti na lang din at todo suporta si Kath. Hindi talaga ako nito iniwanan. Tinuruan pa nila ako ng tamang paglakad at tamang pag-iikot at suot ang gown na aking gagamitin. Ang arte-arte pa ni Mama O. Nananakit na nga pa ako sa kalalakad ng naka-heels. Ayaw pa akong patigilin. In between our practice, he keeps convincing me to accept his offer to be one of their models. Pero hindi ko talaga kaya. Ito pa nga lang practice namin, nahihirapan na ako. Paano na lang kapag nagmo-modeling na? Abay tiyak, palatos ang aabutin ko. Kung hindi pa si Kath ang nagsabing tumigil na kami, baka hanggang hating gabi pa kami magpa-practice. At araw-araw yun. Kaya sigurado na akong ayoko sa mga model-model na iyan. Ang hirap ng trabaho nila. Hindi ko kakayanin. Ito sa pageant na lang ang seseryosohin ko. Naisip ko na pumayag na lang din naman ako, di galingan ko na lang din. I did my best to follow all Mama O's instructions. The training was hard but it's all worth it. Na-impress pa nga si Mama O sa akin. Madali lang daw akong turuan. Anong madali? Kundi lang ako nahiya kay Kath, nag-back out na ako eh. Pero nandito na ako. Wala nang atrasan ito. Ito pa ba? Aatrasan ko? Subject ko nga sa engineering na sobrang hirap ipinasa ko. Ito pa kaya? Charot. Ladies and gentlemen, candidate number 3 from engineering department, Miss Priscilla Montes. Malakas na hiyawan ng mga estudyante ang aking narinig bago ako nagsimulang rumampa. Nawala ang lahat ng kaba at hiya ko pagkatama ng spotlight sa akin. I walked slowly and elegantly in every corner of the stage, gaya ng itinuro ng team ni Mama O sa akin. I gracefully turned around and posed like a pro with a sweet smile plastered in my face. Tumingin ako sa kaliwang bahagi ng stage kung saan nakapwesto ang mga engineering students at ngumiti sa kanila. Dahil sa ginawa kong iyon, lalong naghihiyawan ng mga estudyante at ang iba ay kinalampag pa ang drums na dala. I'm dressed in a floor-length, jewel, sequined mermaid v-neck sleeveless sexy dress. It emphasizes my curves perfectly. At backless ito. Kaya kitang-kita ang makinis kong likod sa tuwing umiikot ako. We love you, Priscilla! Narinig ko sigaw kaya lalo ako napangiti. Nakita kong proud na proud si Mama O sa ipinakita kong pagrampa. Si Katiana ang may dala ng kamera at kanina pa ito, ako, pinipicturan. Ang mga katropa naman niya kasama si Danny ay hindi magkanda o gaga sa pagtaas ng banner na dala nila. What a support coming from them. So overwhelming kaya nawala lahat ng inhibition ko sa katawan. I have to show my best dahil sa supportang ibinibigay nila sa akin. Kinakabahan akong tumabi sa kanya pero hindi ko iyon pinahalata. Sabi nga ni Mama O, dapat palaging may grace under pressure. O diba? Isinaksa ko talaga sa utak ko iyon. Good evening, Miss Montes. How are you feeling? Tanong ng kapederasyon ni Mama O. Good evening too. I'm fine. Thank you. Sagot ko at ngumiti ako ng matamis sa kanya. I love you, Miss Engineering! Sigaw mula sa crowd ng engineering department kaya nagtawanan ang mga nanonood. Alam mo naman, pag nasa engineering department ka, lahat na yata ng klase ng estudyante ay nandoon. Kaya ano pang inaasahan mo? Tapatingin ako sa gawi kung saan may sumigaw at tumingin ako sa mga judges.
Lahat sila ay nakangiti na din ngayon pero may isang judge na lalaki ang pamilyar sa akin ng muka na wala man lang kangiti-ngiti. Seryoso lamang itong nakatingin sa akin. He really looked familiar. I'm trying to remember kung saan ko siya nakita pero hindi ko talaga maalala kaya minaliwala ko na lang. Mamaya ko na lang ulit aalalahanin at may tanong pa akong dapat sagutin. Okay, candidate number 3. Please pick one envelope from here and whoever is written inside it will be the one to ask your question. Inilapit nito ang mga envelope kaya kumuha ko ng isa at ibinigay sa kanya. Are you ready? He confidently smiled at him. Okay, here we go. Your question for tonight will come from our handsome judge, the VP of Sanders Construction and Land Development Corporation, Mr. Akiro Sanders. Kumabog ang puso ko. Napatitig ako sa mukha niya, lalo na sa kanyang mga mata. Malayo siya sa akin pero dama ko ang intensidad ng mga titig niya. Para bang umaabot hanggang sa kaibuturan ang paraan ng pagtitig nito sa akin. Oh wait, naalala ko na. Siya si Kuyang namakyan ng isda ko sa palengke 3 years ago. Kaya pala pamilyar ang pagmumukha niya sa akin. I remained smiling. Hindi ko pwede ipakitang kinakabahan ako. He looked more mature now. Sobrang layo sa porma niya nung pumunta sila sa isla. I never expected na magkikita kami ulit. Sobrang gwapo nito sa suot niyang formal suit, black coat, and pants, and dark green polo na panloob. Para itong modelo, his hair is short and spiky in front, plus crew cut that makes him more gorgeous. There's something uniquely provocative about this man. He looks rough and intellectual at the same time. Good evening, Miss Montes. He said in a baritone voice. Shucks, ang ganda ng boses ni Kuya. Para nagwawala yung mga paru-paro sa chin ko. Good evening, I replied, showing him my best smile. Here's your question. He took a glance at the paper in front of him. Do you believe in soulmates? I was shocked at his question. Para ako nag-spaced out. He never expected that it would be the question for me. Akala ko kasi mga current events and I wasn't prepared for this type of question. At hindi din namin ito na-practice ni Mama O. Pahirap naman ito si Kuya Pogi. Ano ba yan? But I have to answer him. Well, naniniwala nga ba ako? Yes. I answered confidently but deep inside, parang lalabas na ang puso ko sa sobrang kaba. Ano kaya yung follow-up question nito sa akin? His gray eyes are sharp but pleasant, matching his pointed nose and heart-shaped lips. His prominent jaw and square chin gave him the appearance of a Greek god. He looks so handsome. Kulang ang salitang iyon para ilarawan ko kung gaano siya kagwapo. May mga tao pala talaga na binibiyayaan ng sobrang kagandahan at kagwapuhan. Kaya na lang nitong lalaki na sa harap ko ngayon. Siguro nung nagsabo ng kagwapuhan ng Panginoon, gising na gising ang mga parents niya at nasalong lahat. Matamis akong ngumiti sa kanya at lalong naging seryoso ang tingin nito sa akin. Ibang-iba sa kuyang nakilala ko sa palengke dati. How do you know that someone is your soulmate then? He followed up. Kahit hindi namin ito napag-practisan nila Mama O, I have to answer him from the heart. Manalo man o matalo, at least I gave them a best shot. Hindi naman kasi useful question sa mga pageants itong itinanong niya sa akin. I relaxed first, calmed my breathing, and gave him my sweetest smile. You just know it. They could be your brother, sister, friend, random persons you met along the way, or someone you've met before. You'll know you've found your soulmate when you accept a person for who they are and don't try to change anything about them. I paused for a while, then continued. With your soulmate, you also feel a sense of oneness, as if you've found the half that will make you whole. No words are needed. You understand and complement each other. Someone who can let you feel the inner peace and warmth in your heart. I believe that he or she is the person who stands by your side at your best moments, cheering you on, and the same person who stands by your side during your most tragic failures. Thank you. The crowd went wild after hearing my answer. Nagsisigaw ang mga estudyante sa kanilang mga papuri sa akin. Hindi rin ako makapaniwala sa naging sagot ko.
Yun ang lumabas sa bibig ko dahil yun ang nilalaman ng puso ko. Other judges also nodded as if they agreed on my answer. Pagtingin ko sa kanya, nakita kong bahagyang umangat ang isang sulok ng labi niya. Pagkatapos, may maliit na ngiti na gumuhit dito. Oh shit, he looks more dashing and handsome when he smiles. Farewell said, candidate number 3. Sabi ng host sa akin bago ako tumalikod at pumunta sa backstage. Oh my gosh, BFF! Ang galing-galing mo talaga! Tumitiling bati ni Daniela sa akin sa backstage. You nailed it, girl! Sabi ko sa'yo eh! Niyakap pa ako ni Kat habang patuloy ito sa pagpuri sa akin. Hindi ko tuloy alam kung may laban ba talaga kami. Magaganda din naman ang sagot ng iba. Yung mga tanong sa kanila ay yung mga tanong na talagang pampageant. Hindi yung mga soulmate-soulmate kagaya nun sa akin. Tinawag ulit ang lahat ng contestant na bumalik sa stage para sa awarding of winners. Nanginginig ang tuhod ko habang naghihintay kung sino ang ipoproklamang Miss Entrance sa taong ito. Maayos man ang naging sagot ko pero hindi ako kampante na ako ang mananalo. Magagaling din ang representative ng ibang colleges. This year's Miss Intramurals is... Binuksan ng host ang envelope at ngumiti sa aming mga kandidata. Tinanong pa nito ang mga estudyante kung sino ang bet ng mga ito. Kanya-kanyang sigawan ang lahat sa kanilang mga pambato. Congratulations! Candidate number... Drumroll. 3 from the College of Engineering, Miss Priscilla Montes. I don't know what to feel. Napako ako sa aking kinatatayuan. I can't believe na ako ang tatanghaling winner sa taong ito. Totoo ba talaga ito? Bakit? Dahil ba doon sa nagsagot ko? Miss Montes, please come forward. Natatawang tawag ng host sa akin. Doon pa lang ako gumalaw at sinimulang naglakad papunta sa harap. Ipinatong sa ulo ko ang korona ng dating nanalong Miss Intrams at nag-picture kami kasama ang iba pang mga nanalo. Para ko nakalutang na nakangiti ako pero wala talaga doon ang isip ko. Hindi pa rin ako makapaniwala. Everyone congratulated me. Sabi nila deserve ko daw manalo. Ang galing daw ng pagrampa ko at ang ganda ng sagot ko. Ngiti lang ang naging ganti ko sa kanila. I was speechless. Still can't believe that I really left a legacy like what Katjana said. After the picture, pumunta na ako sa likod. I didn't get the chance to be close to him during the picture taking with the judges dahil hindi naman ito lumapit sa akin. Sa pinakadulong pwesto ito malayo sa akin tumayo. Siguro ay nakalimutan na niya ako na ako yung binilhan niya ng isda dati sa isla. Akala ko pa naman maaalala niya at iko-congratulate niya rin ako pero hindi nangyari. I feel a little bit sad but it's fine. Ganoon talaga ang buhay. Sayang at naging isna meron na siya ngayon. Mukhang pala kaibigan pa naman siya nung unang kita ko sa kanya, sa isla. It's a great feeling knowing that your effort paid off. Tuwang-tuwa si Mama O pati na ang team niya. Si Katjana at Daniela ay naiyak pa sa sobrang kasiyahan. Ang buong engineering department ay nagbunyi sa aking pagkapanalo. After 5 years, nakuha ulit ng department namin ang corona. They are also happy and proud of me. Binigyan pa ako ni Mamu ng gift at calling card sakaling magbago ang isip ko at tanggapin ko ang alok niyang pagmumodelo. I felt so elated. Walang paglagyan ang saya ng puso ko. Kung buhay pa siguro si Mama, siya ang pinakamasaya para sa akin. Ito ang matagal niyang pangarap. Sabi niyo pa noon kahit isang beses lang ay masubukan ko sumali sa ganitong contest. Pero kahit wala na sila ni Papa, iniaalay ko pa rin ang tagumpay ko sa kanila. Congratulations, Miss Montes. I heard a baritone voice talking behind me. Natahimik kami ng mga kaibigan ko dahil hindi namin inaasahan ang laking babati sa akin ngayon. Nandito kami sa parking lot dahil ihatid kami ng driver ni Katjana. Pauwi sa boarding house namin ni Danny. Oh my gosh, ang guwapo niya. Shit, he's so hot. Akin siya, girl. Back off. Dinig kong bulong-bulongan ng mga babaeng nasa paligid lang. Agad akong napalingon sa pinanggalingan ng boses. Pagkakita kong siya,
Para kong nahipnotismo sa paraan ng pagtitig niya sa akin. He extended his arm para makapagkamay sa akin, habang ang isang kamay nito ay may dalang fresh bouquet of flowers. Kung hindi pa ako sinuko ni Daniela ay hindi ko pa namalayang nakatulala na pala ako sa kanya. For you. Pati ang boss niya ay parang may kakaibang hatid sa akin. I hope you like it. Thank you, sir. Tinanggap ko ang kamay niyang nakalahad at ang bulaklak na ibinigay niya sa akin. Wala itong ibang sinabi sa akin, nanatili lamang itong nakatitig. Ganon din ako sa kanya. Parang tumigil saglit ang pag-ikot ng mundo sa pagitan namin dalawa. Kita ko ang lamlam ng kanyang abuhing mata. The reflection from the night light intensifies the color of his eyes. His expressive gray eyes convey a profound message. Something that I couldn't describe. I still remember you, soulmate. He muttered. Ako lamang ang nakarinig sa sobrang hina ng pagkakasabi nito. I gasped. Nalaki ang aking mga mata. He smirked and smiled bago ito nagpaalam sa aming lahat. He didn't even give me the chance to answer him. Nakita ko na lang ang kanyang sakyan na paalis na sa parking area. What a night. Hoy, Samuel, tigil-tigilan mo nga yung best friend ko. Pag kami, hindi nakapag-sobid ng plates, bugbog ka sa akin. Pagtataray ni Danny sa kaibigan naming architecture student na kanina pa nangungulit sa akin. Noon lumipat kami ni Danny dito sa university, siya ang una naging close naming dalawa. Nababaitan kami dito kaya kinaibigan namin ni Daniela. Magta-third year kami ni Danny noong lumipat kami dito sa syudad. Parehas kasi kaming dalawa na mataas ang pangarap. Maganda naman iyong paaralan namin sa isla kaso naisip namin na mas maraming oportunidad dito sa city. At saka, mas marami kami mapagkakakitaan ni Danny dito. May pantustos kami sa aming pag-aaral. Si Samuel ang nagsasalbing guide namin ni Danny noong bagong salta pa lang kami dito. Kaya naging malapit kami sa kanya. Kahit mayaman ito, hindi ito kailanman nagyabang sa estado ng pamumuhay nila sa amin. Imagine, magtatatlong taon na rin pala ang pagkakaibigan namin. Good thing, parehas pa kaming tatlo na graduating this year. Daniela, para kang lalaki kumakaasta ka. Matun ka ba? Hindi naman ikong kinukulit ko. Ba't ikaw nakikialam dyan? Napipikong sagot nito kay Danny. Palagang ganito ang eksena sa pagitan ni Samuel at Danny. Minsan, tinutukso ko nga na baka sila magkatuluyan. Kaming tatlo ang lagi magkasama. Kulang na lang, mag-shift ng kurso itong si Samuel kabubuntot sa amin ni Danny. Ako nga raw kasi ang girl, best friend niya pero tail package kami ni Danny kaya kaming tatlo ang lagi magkakasama. Hinayaan ko silang dalawa mag-away at magulitan. Ang dami ko pang tatapusin plates. May kulang pa ako sa design ng bahay ng project namin at kailangan tapusin ko pa ang plano mamaya sa AutoCAD. Ano ba kasing ginagawa mo, Priscilla? Kanina ka pa hindi namamansin ah. Tanong ni Samuel sa akin sabay silip sa plates na aking ginagawa. Para sa subject ni Sir Dumagan, CE515, Construction Methods, Plans and Estimates. Kailangan matapos ko na ito para may submit ko na sa kanya. Bawal ang late tuon kaya minabadali ko ng tapusin. Do you want me to help you? Ibigay mo sa akin ang iba at ako nagagawa. Offer nito sa akin. Lumingon ako sa kanya. Tanaasan ko siya ng kilay habang nakangiti bago umiling. He's always like that. Laging willing tumulong sa aming dalawa ni Danny.